Welcome back mga kalapatids, dito pa rin sa EA Love TV. And for today's video, tip-lap na, nalalapit na ang dulo ng kaming karera sa SDR dito sa UBFRC. Kaya gusto malaman kung uuwian pa ba tayo ng ating warrior galing tip-lap, samahan nyo ako, tara. Good day mga ka-EA. Welcome back sa ating YouTube channel. Time check natin 7:35 AM. So ulat panahon muna ulit tayo dito sa amin sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayan. So eto na naman yung panahon. Medyo may makakapal na ulap na naman na nakapaligid dito, no? Nanganganib talaga tayo ng tuluyan sa mga dumadating na mga lap, no? So piplap na nga ng aming karera. So after nito, dulo na, no? Kaya lang yung bitaw ng piplap namin, ang plano Katbalogan Samar talaga, no? Kaya lang base sa GC ng aming club eh nagkaroon nga daw ng aberya, no, nung papalapit na sila ng mismong Katbalogan ata or bago umabot ng Katbalogan, no. So na disgrasya yung truck, meron atang bumunggo, pero ligtas naman yung mga warrior namin, hindi naman ganoon kalaki yung naging problema doon sa pagkakabangga doon sa truck. Pero yun nga lang, medyo naabala or naantala talaga yung biyahe nung mismong truck, no, na mga may lamang ibon, no. So nasa 1,000 plus na lang yung mga nakakargang ibon dyan from first lap na umaabot ng 4,000 na kalapate, second lap naging 3,000, third lap naging 2,000, fourth lap naging 1,700, tas ngayon nga nasa 1,100 plus na lang yung pinaka warrior na nakakarga dyan, no. So instead of Katbalogan, ang bitaw binago, binaba ng konti kasi hindi aabot sa oras. So nagbitaw ang club na eksaktong 7 AM ng umaga at yun nga ay nangyari sa Santa Margarita diyan pa rin sa Samar, no. So boundary lang naman yun ng Kalbayog tsaka ng Katbalogan, kaya ito papakita ko sa inyo yung actual video release. Okay na, bilisan natin. Yo. Ito, oh. May ibon. Ayan, dire-direcho na sila, oh. At ayun na nga, no, mga kay. So good luck sa lahat ng kasali sa club. Yung mga live pa, congratulations. Sana mag-clock kayo sa atin na butas ng fourth lap. Yun, umaasa na lang tayo na umuwi pa yung ating warrior para sa fifth lap. Yun. A few moments later. Update tayo mga kay. So nandito na naman yung iba nating mga warrior, no. Binagbabalik ko na naman sila dito sa ating flyer slot, no. So habang inaantay nga natin yung ating warrior na umuwi, then yun, umaasa nga tayo na umuwi siya, no. So yung air distance nung pinaka-karera is nasa 500 km air distance na. From fourth lap na 409, ngayon nasa 500 na, no. So eto, bago dumating yung ating warrior na si Batusay, magpaparonda muna tayo. Yan, nagkaagulo na nga sila, no. Tapos mamaya, babalikan ko ulit kayo mamaya, mga hapon na lang, no. Possible siguro pa uwian mga bandang alas 3, meron na mga pa-uwi yung mga kalapadids natin dito sa UBFRC at BFRC. So eto na. Nagkumahos! Right. So, pag natapos yung Southmatic, yung summer naman yung iti-training natin. Kasi, yun talaga yung plano, no? Sa pagtapos agad ng South, bakbak na agad sa training yan. Baka hindi na nga magpahinga. Kaya lang, tayo, magmamadali tayo ng training ng summer. Kasi nga, na-postpone or na-atrasado na tayo ng training sa pang-summer natin. Sila Boss Jordan, nakapag-training na ng DRT, no? So, possible first lap siguro ng summer race ng training, baka San El Deponso, Bulacan, no? Yan, so gapagawing norte na yung summer race, no? So babalikan ko na lang ulit kayo maya-maya. Good luck sa lahat. Bye! 75 years later. Update tayo mga ka-EA. Time check 2:56 PM. So eto yung panahon natin. Medyo okay naman yung panahon. Kahit medyo may ulap na namumuo, mukhang hindi naman siguro uulan, no. So update ko kayo mga ka-EA, congratulations. Meron na akong
Meron nang nag-clock na kalapatids natin sa BFRC. So, dalawa na sila. Ang bibilis na ibon. Pumalo ng 1,099. Tapos yung isa parang 1,068. No? So, congratulations sa kalapatids natin. So, ang speed natin. Ang forecast pala muna natin. Ito, papakita ko sa screen. Yan. So, ang oras ngayon ng speed dapat nasa 1,000 na lang. No? So, kung makakapagpauwi tayo at makakalusot nga ating warrior, dapat dumating na siya ganitong oras. No? Kung hindi naman, okay lang naman hanggang kinabukasan pa naman yung pinaka-cut-off ng karera. Pero mas maganda sana kung magde-daybird yung ating warrior, no? Ayan. So, antay-antay lang ng konti, no? Tiwala lang. So, ang pinaka-air distance pala ng ating karera ngayon is pumapalo ng 496 ata yan. So, yan. Nakakita nyo naman siguro sa ating screen. So, babalikan ko na lang ulit kayo maya-maya. Bye! Update tayo mga ka-EA. Time check 4:04 PM. So hapon na nga, no? Magdadapit hapon na mga ka-EA. At marami na nakapagpa-uwi na mga kalapatids natin dito sa BFRC at UBFRC, no? Kung hindi ako nagkakamali, nasa 70 to 80 plus na mga ibon na nakapagpa-uwi. So ang total ng mga binitaw sa Santa Margarita eh nasa 1-1 nga nakalapate lahat-lahat, no? Kasama yung sa akin. So far wala pa yung warrior natin. At ang speed limit namin ngayon medyo mas pinahaba ng konti, 600. So hanggang bukas pa nga ang antayan. So as of this moment, kung makapagpa-uwi tayo, nasa 800 plus speed na lang ang magiging speed natin ngayon, no? Kaya lang wala pang paramdam si Bato Sai sa atin. Kanina pa ako nag-aantay, no? So nung previous nga natin na karera, yung port lap, eh kinatop niya ngayon at nag-speed lang siya ng 650 plus, no? So mga bandang ano na siya dumating nun, 520, no? So sana bago man lang mag-dilim ng totally na mga bandang alas 6, sana makauwi na yung warrior natin, no? So kung hindi man makauwi si Bato Sai today, eh mag-aantay pa tayo hanggang bukas para sa pagdating ng ating warrior. Update tayo mga ka-EA. Time check 5:23 PM. So dapat hapon na nga, no, mga ka-EA. At hindi tayo iniwian ng warrior natin na si Bato Sai. So congratulations sa mga nakapagpa-uwi ngayong araw, no, sa day 1 ng aming Santa Margarita race, no. Pang piplap na nga namin dito sa UBFRC. So congrats sa mga nag-daybird. Nasa 200 plus din yung nag-daybird, no, out of 1,100. So meron pa tayong one day hanggang bukas ng umaga, Sunday yan, 9 AM, ang pinaka end of cut-off natin. At ang speed limit nga natin is nasa 600, no? So babalikan ko na lang ulit kayo bukas ng umaga. So sana magpakita yung ating warrior. So babalikan ko na lang ulit kayo. Boy! Update tayo mga ka-EA. Good morning! Ayan, no? Kasalukuyan naglilinis tayo ng aking mga patukaan, tubigan. Ayan, kakalinis ko lang. Nang biglang may lumagabog, eto na! Nandito na ang ating warrior. Nakalock pa nga yung ating ano. Pabalikan ko na lang kayo. Teka lang, ha. So, ayun na, no, mga ka-EA. Naku, hindi ko maipaluwanag ang aking nararamdaman ngayon. Kasalukuyan, naglilinis nga ako ng aking kulungan. At hindi ko na-expect na dadating pa ang ating warrior para sa ating day 2 ng ating karera. At eto, kamustahin natin yung ating warrior na si Bato Sai. Ayan, hindi ko na nga napansin na lumagabog at dumating siya, no. Basta pagsilip ko, dapat ito na yung susunod kong lilinisin. Eto, at nandito na ang ating warrior at naikla ko na nga siya. So nag-speed na lang siya ng 650 plus ulit para sa ating karera ngayon, para sa piplap. At base sa paghipo ko sa kanya, sobrang durog at sobrang payat ng ating warrior, no. Nakakaawa. So pahinga ka lang ng konti, kaibigan. Lilinisin ko lang yung kulungan mo. Ayan, good news. Sak, nandito na yung asawa mo. Pe-prepare ko na yung pang-recover ko sa'yo dahil meron pa tayong final lap at 6 lap sa padating na linggo. Ayan.
update tayo mga ka-EA. So, yun na nga, no? Na-recover ko na, binigay ko na yung mga kailangan na mga pagkain, inumin, at vitamins ng ating warrior na si Batusay. Pero so far, na-obserban ko siya, hindi pa siya tumutuka. Pero siguro, dahil nga gawa ng pagod na pagod pa siya, ayan, medyo bumaba na yung ating warrior. Hindi ko na muna siya uusisaan masyado, hayaan ko muna silang maglambing, ano, kanyang kapares para bumalik yung sigla niya. Nabigyan ko na rin siya ng reload tsaka ng ideal pills, no, para mas makabilis mawala yung stress niya, kasi halata ang halata talaga sa katawan at sa tindig niya na talagang na-stress yung ating warrior sa mahabang liparan, no. So kahapon nga is yung day 1 Sabado, then today Sunday ang day 2 at umabot tayo sa cut-off. Nag-clock tayo mga kalapatids, no. Yung ating clock is nasa 670 plus pala, hindi pala 650 sa sobrang taranta na ng aking pagkakatingin, no. Ayan. So, that's it muna for today's vlog. Maraming salamat sa tiwala ninyo na mga ka-EA. So, base nga sa nakikita kong dumi niya, medyo hindi ko siya gusto. Kaya kailangan ko siya ma-recover na mabilis. Kasi sa darating na Merkules, loading day na naman para sa aming final lap, no. Pero syempre, ibibigay ko yung best ko para maibalik natin yung condition niya. Kahit nasa 80% lang, no, yung ating maibalik sa kanya, okay na okay yun. So, yun muna update natin. Maraming salamat Batusay sa iyong pag-uwi. So that's it muna for today's vlog. Maraming salamat. Ingat kayo mga kalapatids. Keep safe. Nauutal-utal pa tayo. God bless.